Po, ng dangaraw ulit, mga kaibigan. So, babalatan natin ito. Lalagay natin ito mamaya, box. Ito, panel board. Para sa mainline niya. Breaker. Bago natin, habang hinihintay natin yung ano, gamit na pang lagay dito, balatan muna natin ito, kable. Total, may mga marking naman siya para hindi tayo malito sa number niya. Balatan muna natin. Ito yung purpose para sa dito. Para sa gamit sa pagluluto. Prepare na lang natin. Yan. Kailangan natin maayos na pagbalat. Nagmamadali sila kasi kaya kailangan daw matapos ngayon eh. Nagpabili na lang ako ng materialis para okay. Ito, babalatan natin. Kailangan maging maingat tayo kasi para hindi masugatan. Kailangan balatan na ganito. Yan. May marka naman siya para hindi siya apat man ang kalinya ito. Tapos mamaya yan ang lagay yung main line. Tulusin muna natin. Kasi ito po yung restaurant na paglutuan niya. Lutuan ng restaurant. Tulusin natin yung kape niya. Bago ipasok mamaya sa ano. Itong panel board niya ito. Kaya kailangan magiging maayos ito. Ayan. Usually, 3 phase yung ilagay. So, kailangan nila ng 2 phase, 380 volts. So, kailangan ng malaki-laking voltay kasi malaking machine yung ilagay sa pagluluto. Isang araw kasi sinabi nila na maglagay daw, so nagpabili ako ng mga materialis. Kaya ito. Kaya ito yung unang nabili nila. Yan. Tapos bigyan natin ng tape para hindi siya maghalo sa ibang ano, ibang tabling. Start natin para hindi siya magkaroon ng ayusin natin para hindi yan ito
Yun. So po yung distribution niya, kable papunta doon sa ano, kitchen. Kaya yung main line niya, lalagay pa natin mamaya. Para sa kabilang panel board niya. 380 volts daw ang kailangan nila eh. Two-phase. Pero maglagay na lang natin sa three-phase dito sa panel board niya kasi sa isang lagyan lang. Isang natagan lang. Pinapalatan. Tanggalin yung balat niya. Para ready na mamaya. So, okay na. Prepare na lang natin. Ayan. Napalatan naman siya hanggang dito. So, ilalagay na lang ito para dito. Ito siya. Ayan. Ito po. Board niya. Ito siya. Bali, 3-piece po ito. Ito po yung inilagay natin 32 ampere. Ito po. 32 ampere para sa dun sa machine. Kailangan natin yung mataas na voltahe. 380 daw ang kailangan. Mga 380 volts daw. So, 3-phase na dito, kailangan natin ng 2-phase connection para papunta sa machine. Ibig palin to 380. Kailangan 2-phase tayo connection dito. So, itay natin yung ibang gamit para ma-install na natin ito. So, abangan natin sa susunod na pag-update ko sa ating yung gagawing magpag-construct ko dito. Maraming maraming salamat po. Sana magustuhan ninyo ang video nito. Please paki-subscribe na po dyan sa ating mga baguhan dyan. At paki-post natin ang ating notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na video. So, maraming salamat po guys, mga kaibigan. Thank you. God bless.